against BKT kung gaano kaganda yung Kog'Maw Thresh combo ninyong dalawa. Sobrang synchronized yung galawan ninyo. And saludo ako sa inyong dalawa dahil sa mga pinapakita ninyong game. Again, ano po ba, ayan, pa 7th question, ano po bang magandang support runes at masteries kapag gusto ko maging aggressive support? Pinapatanong ni AV.Jester. Kasi ako, ginagamit ko, nag-adjust din ako sa runes and masteries. Pag alam kong makunat yung kalaban, lalaban ako rin ng kunat. Parang, halimbawa, Sona or Blitz kalaban, tas Blitz kalaban. Nagano ako, 21 armor ako sa Sona. Para nagpapahook lang ako, tas papalagan na namin yun. So kahit Sona ka, and against Blitz Crank, pumapalag-palag kayo having the runes of armor and talagang pampakunat ang ginagawa mo dito. Kung kaya palag-palag lang once na may mahatak sa inyo, kahit sino. And knowing Sona, ito ay talagang effective. Yung kanyang poke, damage, yung kanyang sustain kasi sa lane. Kasi dyan, di ka natatakot pumunta eh. Para magpapoke ka lang. Tapos, ayun yung nagpapalamang minsan sa lane ninyo. Yung runes. Ayan, napaka-importante niya, adjust. Dagdag kalaman sa lahat ng mga support champion, aspiring support champion na maging katulad nitong si Emily Astarte. Make sure na marami kayong runes na naka-reserve sa inyong, rank games. Kailangan siguraduhin nyo na once na makita nyo yung support ng kalaban ninyo ay against sa inyo or counter sa champion ninyo, adjust kagad sa runes. Grabe, ang ganda naman doon ng sagot ng ating Emily Astarte. Pinapatanong ni RQ Diamonds, paano po manalo ng solo queue kung alam mong magaling ka pero nahihirapan ka dahil sa kampi mo? Give me tips, please. Ayan, pinapatunog ito si RQ Diamonds. Ano daw yung mga tips na pwede mong ibigay sa solo queuers, ayan, sa mga solo players natin dito na naglalaro sa ranked games, knowing na kahit magaling ka, nahihirapan kang bitwitin yung mga kampi mo? Ano yung mga tips na ibibigay mo para sa kanila? Kailangan mo lang mag-adjust sa rank, sa dito sa page server. Yung kasi minsan agawan sa sa rules eh. Pero kung kaya mo mag-adjust ka. Alam ba, pag gano'n ka naman, pag ikaw yung nagpipick, gamitin mo yung pinaka-best mong hero. Totoo yan. Huwag na huwag niyong gagawin. Gagamitin ng rank games na pang-test ng champion ninyo dahil mahirap to. Talagang delikado ang mga mangyayari dito knowing na yung mga kampi mo ay siguradong nag-attain na makuha yung kanilang mataas na league points. Pero ikaw, nung tutorial ka lang. Payo Pasa lang. Para awan nyo na. pinapatano. Ito naman, 9th question natin for tonight. Who's your favorite support player sa NA, Asia, or EU? Pinapatanong ni Bontakun. Sa Asia, si Mistake. Pinaka-idol kong mag-support yan. Ayan, grabe. Magkikita kami yan. Gusto. Balang araw. Sa lahat ng tinakalam, si TPA Mistake before ay ngayon ay Taipei Snipers na isa yung team ngayon. From the Taipei as well. So, Azubu Taipei Snipers and Azubu Taipei Assassins. Ayan. Azubu TPS Mistake. Kung nandyan ka, kung nanonood ka ngayon, sana naiintindihan mo kami. Magkikita ro kayo ni Emily Astarte pagdating ng panahon. Pero yun niya, well, knowing itong si Mistake, isa talaga siya sa player dito sa ating LOL na hinahangaan ng buong mundo. Nang kahit kapit-bahay pa ninyo, kahit di pa nag-LOL, ay hinahangaan na itong si Mistake. Again, ayan, 10th question natin for tonight. Tips po para sa mga gumagamit ng Blitz as support na tulad ko. Pinapatanong yung Superman 0720. Madali lang naman mag-Blitz. Basta hook ka lang ng hook. Hanggang makahuli ka na. Ay, ginagawa ko eh. Nag-hook lang ako nag-hook. Tapos, ina-highlight sa'yo yung mga na-hook ko. Kaya mukhang malakas. So, ayun nga. Ang talagang nagpapa... Sikreto talaga nito ni ating kaibigan si Emily Astarte ay yung kanyang shiny Mr. Clean. Ayan. Ayan. Kung gusto niyo talaga maging pro, umpisahan niyo na pumunta sa mga pinakamalapit na mga barbershop sa inyo. And ayun lang. Siguraduhin yung shining, shimmering din ang inyong Mr. Clean. Pero yun niya. Ayan. Since tapos na lahat ng question na napili natin dito sa post dun sa thread natin, Emily Astarte, maghahanap ako ng mga questions na meron dito sa atin. Ayan. Para sa mga late na nanood, uulitin natin mamaya, yung 1 to 5th question natin since hindi nyo narinig ko ano yung mga sagot niya, uulitin namin yan. Pero let's give time muna dito sa ating mga viewers na nanonood sa atin live ngayon. Pinapatanong niya, Louis3132, paano po ba masanay sa paglagay ng words? Paano ba masanay? Ano lang, parang
itatak mo na sa sarili mo na kailangan yung kada balik mo ng lane, kailangan mo lang bili ka lang ng bili ng wards. Ayan, so follow-up question. Mas advisable ba para sa iyo kumuha ng side stone or mag-wards na pachani-chani na lang? Sa simula, oh, pachani-chani muna. Pero pag nananalo na sa clash or nakakuha na kayo ng objectives, makakabili ka talaga ng mga ng ano ng sides, ruby sides, side stone. Oh, hangga't maaari ay talagang mag-side stone tayo dahil malaking bagay, malaking depend para sa mga support champion natin having 2 wards pag side stone pa lang ito at magiging 3 kapag ruby side stone na ito. And talaga talaga effective. Pero ito tinatanong naman ni Icarus Ramirez, ayan. Ano pong naidudulot ng pizza sa last team niyo? Ngayon po ba naka-pizza ulit ang Aguilas? Tinatanong yan ni Icarus Ramirez. Nagawin kami sa pizza eh. Yan. Follow-up question ulit. Sino sa inyo ang pinakamalakas kumain ng pizza? Ah, ito. Si PF. Sa payat niyang yan, nakapitong pizza yan. Grabe ito. Nagkakaroon na ng laglagan dito sa ating question. Sa Ask Me Anything ni Emily Estate. Pero yun nga, Emily PF, beware. Mag-ingat-ingat ka yan. Sino ang pinaka-favorite? Ayan, medyo nasagutan na kanina yan. Pero yun nga, pinapatanong ni Finsters, and who's your favorite pro player? So, disregard na natin si Mistake kanina, support yun eh. So ngayon, sino yung favorite pro player mo sa buong mundo? Captain Jack. Pangarap kong isupport siya. Alam mo, magkaroon ng All-Stars. Sana, masupport ka siya. Ayan, totoo yan. Captain Jack is one of the most talagang magaling na LOL player talaga. Nasaludo ko sa champion. Ayan, pinapatanong ni Kentots. Ayan, totoo yun. Ayan, sinabi na kanina na si Emily PF po ang umubos ng pizza sa akin. Sobrang sakit sa puso. Pero, okay lang yan. Ayan, again, boss, pwede lang matanong sino ang first, kaya sinabi na kanina. Ulitin natin, sino yung first champion mo sa LOL? Ayan, ayan, para sa lahat ng di nakahabol sa mga questions kanina, first question to fifth question natin ngayon ay sasagutan natin ulit. Ayan, Emily Astarte, ayan. First question natin kanina, why is Blitzcrank is your favorite? Pinapatanong ni Sir Gian. Ay, ay, game changer talaga siya eh. Parang pick or ban yan, minsan. Pag may Blitz kayong kalaban na marunong, syempre, ibaban niya talaga yun. Ang hirap talaga yun, having Blitzcrank. Pinakamahirap na kalaban Blitz kasi pag nasimulan na kayo, na, ano na yun eh, parang gulong na kayo dun eh. Well, having Blitzcrank, sobrang unpredictable kasi ng galawan dito. And unlike other support champion na meron tayo, is napakadali lang tansyahin kung ano yung mga possible na mangyari. Eh, sino ang unang champion na nagamit mo dito sa LOL? Kaya patanong ni Warlord Ziot the 16th. Heimerdinger. Ayan, Heimerdinger nga po. Ayan, ano yung insight mo dahil doon? Ano yung naging impression mo sa LOL? Kasi sa yung iba kasi parang sinasabi nila hindi parang ano eh nakakatamad laruin to, pero pag nakuha niyo na yung pag nakita niyo pag nalaman niyo yung ano yung gameplay nito, napakasarap laruin nito. At lalo-lalo na yung eagerness mo na maglaro tas competitive dito, sobrang sarap talaga. Well, me personally, I know na dati ayoko talaga ng LOL sa totoo lang, and sobrang nagtuloy-tuloy na yung mga pangyayari sa buhay ko, and naging parte na ito ng buhay ko, at dahil doon nagkaroon ako ng pag-ibig sa LOL. Pero yan, tanong niya, ito, pinapatanong ni Regs, anong feeling na nasabihin ka ng number one na support ng mga Taiwanese? Ayun na, masaya. Nakaka-overwhelm. Overwhelming siya. Nakagana pa rin, lalo nag-strip na maging malakas talaga. Yes, at dahil nga doon, lalo itong magpupursige sa inyo, sa iyo mismo as a support, as a captain at sa buong team ninyo na ipanalo ang mga laban dito sa GPL. Dahil, well, Taiwanese, isala yung mga player ng LOL na talagang nag-excel ngayon dito sa ating community. Well, fourth question natin for tonight, ayan, yung mga sa mga hindi nakakita kanina ng mga question natin, inulit ko ito, first to fifth question, ikaw ba ang pumili sa role mo, bakit support? Pinapatanong ni TLX Moxdo. Oh, ako talaga yung ano, kasi parang nakakabasa talaga ako ng laro eh pag ano pag nakikita ko yung mapa, ayun. Yeah, totoo yan. Kaya support pinili talagang ko. Yung role kasi ng support, gaya ng sinabi ko kanina, ang pinakamahirap, isa sa pinakamahirap na role dito support sa LOL. Kailangan secure mo yung wards, kailangan secure mo yung gagawin mo, kailangan actually support. I think sila yung nagko-command sa ADR nila kung kailan sila dapat mag-go.
Fifth quest natin for tonight, mahirap po bang maging isang support at team captain? Pinapatanong ni Cheminin ko. Hindi mahirap eh. Parang, ano lang, yung pagka-captain ko lang naman is nagre-remind lang ako sa mga gagawin eh. Pero pantay-pantay kami sa team, walang umaangat. Ay, naulit ako. Grabe talaga. Ang pinapakita nito si Emily Astarte bilang isang captain at bilang isang support dito sa ating GPL. Well, knowing nito si Astarte talaga ay nagpakita ng gilas na gabi using Thresh. At grabe talaga ang ginagawa niya. Again, sa lahat ng kaka-tune in pa lang, pwede kayong magbigay sa atin ng question. We still have time. Ilang minutes na ba tayo mga kaibigan? 15? 15 minutes pa para magkaroon pa ng mga ask na anything. Tanongin siya tungkol sa pag-ibig. Tanongin mo siya kung paano na-maintain ang kanyang ulo na ganyan kakinis. At tanongin niyo rin siya kung gaano kahirap maging isang support champion dito sa LOL. So, totoo lang, ito ang katawan ni Blitzcrank sa totoong buhay na walang armor. Pero yun nga, may magtatanong kanina si Bryce Epraim Olano. Ang hirap na pa ka na mo kaibigan. Anong tips mo kapag ang ADR mo ayaw makipag-coordinate? Anong nasabi mo dito, Emilia Starr? Pag ayaw makipag-coordinate ng AD ko, inaalis ako sa lane eh. Gumagag na lang ako. Parang nagro-roam na lang ako sa ibang lane. Good job, Emilia Starr. Gusto ko yan. Nagugulo ako sa ibang lane yan. Pero yun niya, isang magandang payo lang mga kaibigan kung ayaw makipag-tulungan sa'yo ng ADR mo. Bahala. Ayun na, para kay Emilia Starr, kailangan mong tumulong sa ibang lane dahil bahala sa buhay niya. Pero, depende sa inyo yan. Advice nyo lang sana, ay depende na sa inyo. Pinapatunong ni Riniel Supnet. Ayan, pag-ibig na yata ito. Idol, anong balak mo kay Claire? H4. Wala naman, kaibigan lang. Kaibigan nga ba? Friendly ako. Kaibigan nga ba ang tawagan na babe? Pinapatunong ng ating mga kaibigan nito. Kaibigan nga ba ang babe? Oo, oh, sa akin na. Oo, sa kanya. Mga kaibigan, ayan. Kung gusto nyo maging kasing tinig sa chicks, kung gusto nyo makahatak ng Sona, Caitlyn, Miss Fortune palagi, pakalbo na kayo ngayon din. Isang maalalahaning payo sa lahat ng ating mga players. Sino ang iyong inspirasyon? Pinapakon ni Ketots, bigay mo yan. Wala pa ngayon. Yun, narinig nyo, si Claire daw po ang kanyang... Tawag dito ang kanyang inspirasyon para sa mga bagay-bagay. Siyempre, nakita ko si Caitlyn nung One Up. May One Up. One Up. Ano yun? Si Jillian Ongsip. Si ano? Si Jillian Ongsip. Si Siyempre. Jillian, grabe naman ito dati. Idol ko yan. Dati, doon lang tayo sa may tabi-tabi ng McDo, sa tabi-tabi ng pero ngayon, kumikating na po si Emilia Starte. Pero yun yan, bakit ang lakas mo masarap mamagdaro sa Pacific? Pinapatanong ni Echo Quiniano. Sa Pacific ba doon ako lumaki eh. Parang doon ako nagsimula sa Pacific. So papasin niyo, merong mga kama doon sa Pacific at doon po natutulog. Chemist. Pero anong gagawin mo kapag na-ban si Blitz at saka si Thresh? Pinapatanong ni Brent Flores. Mahirap na tanong 'yan, ha. Kaya ko naman gamitin natin support. Parang didepende na lang namin sa laning pace namin. Kung kakayanan. Depende ito sa depende ito sa lineup or sa champion ng ADR mo. Ano po ang tips mo to reach challenger tier easier or faster? Thanks po. Solo queue. Kung gusto mo naman faster, kailangan mong may pag-duo sa flexible player, yung kaya gamitin lahat. So, para napag-adjust. Ayun. Pero syempre, kailangan mo rin sa sarili mo maging flexible. Flexible. Dahil, well, knowing na ngayon ang rank games natin ay talagang lalong umigpit na patagal ng patagal at talagang nagkakatindi ang mga bigay natin, kailangan mo talagang siguraduhin na hindi ka lang aasa sa kampi mo, kundi bubuhatin mo ang game mo. Sarap ng tawa mo, sir. Ang cute-cute. Pinapasabi ni Rachel Ruth. Grabe na ito. Grabe na ito. Grabe na ito talaga. Dati, may Claire na, may Jillian na. Meron pang Rachel, or kung ano man pangalan, iba na talaga. Ang nagagawa ng shining, shimmering na hulo ng mga kaibigan natin sa mga pagkakataon. Pero yun nga, totoo ba bang may Elo Hell? Pinapatanong ni Ezekiel Marlon. Ano? Hindi ko na alam. Totoo po ba daw may Elo Hell? Elo Hell? O naman. Ano? Bronze division to gold division. Mahirap pagpataas din.
Totoo yan. At hindi naman sa pagmamasakit. Oo. Dahil nasa gold division. Mahirap talaga eh. Parang agawan sa role yan dyan sa division. Eh, totoo yan. And grabe, kanina lang may nakita ko na sobrang cute mo daw tumawa. And sa ngayon, sa mga pagkakataon ito, apat na babae na ang nahatak mo dito pa lang sa Ask Me Anything. Grabe talaga. Eh, may last na kagaling ba? Ba, mang grab? Pag naglalaro ka ng naka-hood, pinapatulong ni Mark Ivan Eubanks. Kaya ako naka-hood, lalamig sa kwarto eh. May nalalamigan yung ulo ko. Oh, ayan. Sa lahat. So, hindi, syempre, kailangan mong alagaan ang ulo mo. Well, knowing na itong ulo mo ay nagiging nagsisilbing susi mo sa pagkapanalo sa lalaban. Well, itong si Emily Astari, yung kanyang lucky charm ay yung ulo. Pag kanya ito, pag ito, nainitan, nilamigan, natamaan ng sobrang lakas ng iip ng hangin ay mahirapan na siya mag-adjust sa kanyang mga bangbakan dito. Pero paano mang hugot ng chicks, Mr. Astarte? Pwede po bang puro eliminated na lang? But ganon. Sir, anong secret mo sa pag-rocket grab? Secret? Ayun na, spam hook lang. Spam hook. Ano, mag-runs ka ng mana regen, tapos lucky charm. Yung ano, tawag dito, fairy charm. Ito, maganda-ganda. Spam hook lang. Oh. Maganda-gandang tanong ito. Kaya patanong ni Garensky, Jeransky, kaya nyo rin ba gawin yung ginawa ni VYY? Kaya nyo pang gawin ni VYY yung ginawa kahagabi ni Azubo TPA Dinter and Azubo TPA Bebe na nagpalit sila ng role? Oh naman. Ewan ko lang kay VYY kaya niya mag-support. Ayan nga. Ayan sa lahat ng kagabi nakita natin kung gaano katindi ang ginawa nitong si Dinter and si Toys at Bebe kagabi. Nagpalit sila ng role. And sobrang effective ng ginawa niya. Nanalo sila sa kanilang kalaban. Would you consider the Blitz and Thresh combo beastly? Pinapatanong ni Arcane Sanctum. Would you consider the Blitz and Thresh combo na talagang beastly? So, pag nagsama ba itong Blitz and Thresh combo sa bottom lane, talaga bang or sa kahit saang lane, knowing na yung nagagawa nilang Lantern plus hook then back. Kaya tingin mo ba nakakatakot talaga itong lineup na ito? Oo naman. Parang ano siya eh. Pangsagip talaga. Minsan kill lane tas pangsagip siya yung lantern ni Thresh. Kaya pinapatanong naman ito si grabe, ang dami na sunod-sunod na ito. What is kanina nasagot na ito. Ulitin natin, sino yung favorite mong champion? Pero alam nila, I think alam nila yan eh. Simple lang. Sino? Blitzcrank. Grabe ito, Blitzcrank. Ngayon ko lang nilaman ang favorite champion pala nito ni Emily Starte ay si Blitzcrank. Pero yung pinapatanong naman sa ating kaibigan, sino ang favorite skin mo para naman kay Blitzcrank? Ay Blitz. Ayan. Ay Blitz. Bakit? Naninira. Pero yun yan, ay Blitz. Knowing na si ay Blitz, ang ganda kasi ng animation niya. Uh-oh. Yung kanyang rocket grab, parang sa napakabilis. Parang damo ang bilis. Pero totoo lang, pareho lang pala yun. Eh, sa lahat ng hindi nakakalam itong si Emily Astarte po ay ang dati si TMA Dynasty. So siya po yung dating, I think, anong lane mo dati? Mid. Mid lane ng Manila Eagles. So ngayon, talaga nagpakita ang gilis itong sa ating si Emily Astarte. Kung kaya ta, makakita kayo ng mga matitinding-ding-ding-ding-ding bakbakan mamaya against. Sino ang kalaban niya mamaya? SF5. SF5, yes, kahapon nanalo sila sa kanilang kalaban na BKT at ngayon nagpapakita ang gila sila mamaya. Ilang minutes pa po ba tayo at ask me anything? 9 minutes, sobrang tagal pa. Marami pa tayong pagkakataon para tanungin ang ating kaibigan na si Emily Astarte tungkol sa kanyang mga favorite na bagay-bagay at kung paano nga ba siya talaga nakaugot ng mga chicks sa mga pag-ibig nito. Pero yun nga, Ido, sino? Ayan, grabe ang daming tanong. Marunong po ba pa rin kayo mag-mid? Oh naman, may asim pa ako dyan. Asim pa raw siya sa mid lane. Well, one time nakasama ko itong si Emily Astarte sa Rank Games. Dalawa kami, nag-duo kami. At nakita ko sa kanya ang Twisted Fate. And ayun nga, sobrang effective at nanalo kami dahil sa kanya mga pinapakitang laban doon. And Emily Astarte ng Pinas yan. Yan. Ay, pinapatanong naman na, ang dami namang tanong natin, viable ba maging support si Oriana? Pinapatanong ni K-Bot. Oh. Kasi sa shield niya eh, doon siya naging viable dahil sa shield niya. Tapos may movement speed din siya, may pangaras din. Pwede rin siya maging support. Yes, grabe. Bakit parang hindi nag-grabe naman? Hindi. Iba na ito, may nagtanong. Loko talaga ito si Kajo. Ito si Kajo ang nagpompisan nito eh. Bakit daw di gumagalaw ang buho ko? Actually, nagagalaw ang buho ko pero hindi lang nahalata. Problema niya. Pero may nagpapatanong kanina, bakit daw si
Bakit daw si... Ano nga ba yun? Hindi ko nakita kanina eh. Bakit daw Estarte yung IGN mo na napili? Anong ibig sabihin daw nun? Wala, ano lang, parang nakita ko lang siya, nag-isip rin ako ng ibang pangalan eh. Wala siyang meaning. Naging name ko lang siya, tas... Eh parang gumanda naman image ko dyan sa pangalan. Grabe. Talagang kahit dumaan ka sa screen ito sa tundo, ay maririnig mo, Emil Estarte, iba talaga nagagawa ng aura mo kaibigan. Pero ano daw, ang pinagkaiba ni Emily VYY kay Emily Yux bukod sa buhok? Yung kilay. Kung mapapansin yung kilay ni Yux. Yan. Grabe ito. Nagka-amber sa lana tayo sa mapagkataon ito. Walang biro. Ano lang. Si KBY kasi, ano, nagiging kill lane kami. Yung papatay talaga kami sa lane. Pag si Yox kasi, si Yox sa AD ko, parang may passive lane kami. Parang nag-adjust din kami minsan. Grabe. And yung pinagkaiba nila. Mayroon tayong kahinang tanong dito. MLS natin, totoo na ito, personal na ito. And talagang aabot na ito sa puntong masasaktan ng damdamin mo. Ano ang gagawin mo kapag nahuli ka ng misis mo na ng bababae? Example, nahuli ka ni Claire or nahuli ka ni Jillian, anong gagawin mo? Emily Estarte, bigay mo ang sagot. Wala, hindi ko alam yan. Kanina, knowing na yung mga pinagagawa mo. Kanina pa lamang may Claire tayo, ngayon may Jillian. Tapos mamaya na naman, meron na naman tayong ibang babae dito. Grabe na ang ginagawa ito si Emily Estarte. Talagang hugot ng Pinas ang ginagawa niya. Pero yung tinatanong ni Clyde Pinon, ano gagamitin mo mamayang champion? Depende. Depende sa magiging lineup namin kung kakayanin. So probably mamaya makikita natin na mababan na itong si Blitzcrank probably or si Thresh or si Volibear nitong CPF knowing na yung talagang mga performance niya yung nag-excel dahil sa mga champion na yan. Sino ang pinaka-imbang champion para sa'yo? At bakit? Pinapatanong ni Alan Walker. Paano ba? TF, Twisted Fate. Mahirap siya ang ano. Parang secure ng TF yung bottom lane niya eh. Doon kayo mahirapan. Talagang yung semi-global ultimate niya yung Destiny ay talagang sobrang effective. Well, kung kaya talagang nakikita rin natin na autoban itong si Twisted Fate sa rankings. Pag may marunong sa kalaban yung TF, sobrang hirap kumilos sa baba, sa bottom. Nakakatakot mag-advance, nakakatakot mag-excel, nakakatakot sumobra ng mga bagay-bagay. Last 5 questions natin for tonight. Ito, 5. Greet mo daw si Jillian, nanonood daw siya. Hindi yan ang question na sir. Sir Estarte, kung pinapipilin po, ang hirap. Papipilin ni... Sir Estarte, anong team po ang paborito mo? Word delete. So ako grand agad na sagot ko. Word delete. Yan. Word elite. Ha? China. World elite. Well, China si bigyan mo ako ng isang player ng world elite na talagang favorite mo. Si Wei Xiao. Siya si Misaya. Yeah. Wei Xiao. Pangalan Wei Xiao. Pa lang talagang Wei Xiao Wei na. Xiao. Misaya red. Pangalan pa lang din ay Masaya na. Pero yun ya. Last 4 question. Idol Estarte. Kung pipiliin ka ng ibang role, ano ito at bakit? Pinapatulong ni Jerwin, ayan, pang Miss Universe na mga bigay natin ngayon, ayan. Sa akin, depende kung jungle or mid. Ayun na lang parang gusto kong gamitin eh. Nababasa ko pa rin, kaya ko pa rin gamitin. Grabe, sobrang talagang flexible lang taong ito. And si Emily Estarte, knowing Emily Estarte, yung kanyang mga performance sa GPL natin ay pang-flexible talaga. Pati yung kanyang katawan, flexible din. And last 3 questions natin for tonight. Anong magandang counter sa Thresh Misfortune combo? Pinapatanong ni Lil Darky. Leona. Ayan, Leona ang pinakamaganda dyan. Bakit sa tingin mo si Leona? Kasi kahit sa Blitzcrank, Leona ang hard counter sa kay Blitzcrank eh. Kasi parang pag... mamimili ka ng hukin doon pag si Leona inok mo, kawawa na idim eh. Totoo yan. And knowing itong si Leona, yung talagang tanky champion sa mga pinapakita niya. Idol Estarte, anong favorite mong kalane na ADR? Pinapatanong ni Mandy Bolaris. Graves. Pag nage-graves si BY, sobrang kampante ako. Well, knowing na si Graves, gaya na sinabi ko sa aking page, itong Makunat. Si Graves ay yung champion na ginamit before ni
ni VYY against the DPA kung saan nanalo yata sila doon sa laban nila. And talagang ang ganda na pinakita niya doon using Graves. I think triple kill yata and unofficial ace dahil sa quadra kill. Yes, quadra kill using Graves. At yun din yung ginamit niya nung muntik na kayong manalo sa DPA nung nakaraang laban ninyo. Last one question natin for tonight. Viable po ba mag-jungle si Thresh? Pinapakalan ng Redski. Lahat naman kaya mag-jungle basta may smite at may tulong ng kakampi mo eh. Depende lang ito kung paano mo siya gagamitin or gagang. Kung paano ka gagang sa hero na yun. Well, knowing ito si Thresh talagang magandang champion siya. Oh. Maganda, well. Saludo sa amin, pero ang hirap niya, I think, na mapagsabayan kung i-jungle mo siya. Oh, mahirap pa rin. Yes. And ayun nga, maraming salamat sa lahat na nagbigay sa amin ng questions for tonight. And as may ending ngayon ni Emily Starr, sana yung nag-enjoy kayo and sana sumaya ang gabi ninyo kahit konti lang. Pero again, mamaya bakbakan ng Manila Eagles versus the SF5 sa Gold Fantasy 5. At bago ang lahat, Emily Starr, sinong gusto mo batiin sa gabing ito? Marami. First, yung mga T9 friends ko dyan. Pacific, All This But Goodies, Julian Ongsip, Claire, Johnny, marami pa, mga MSI, Tropa, Pidge. Ayun lang. Kaya Ate Vange. Hello, Ate Vange. Tsaka sa mga GM. Iba talaga ang ngiti yan. Ito si Emily Astarte. Talagang nakakakilig kapag katabi mo si Emily Astarte. Pero yun nga, good evening sa inyo lahat. Again, mamaya laban ng Manila Eagles versus the SF5. Mamayang 9 PM at sa lahat na nag-aabang sa ating Love and Win ni Gigi Sphere sa ating giveaway ng codes. Mamaya, probably magbibigay ako. Pwedeng habang taking face, pwedeng before the game, pwedeng in the game, pwedeng habang pumabakbak sila ng Dragon, ng Baron. Ibibigay ko yung coach na yun or after ng game. So stay tuned lang tayo, mamaya-maya lang Manila Eagles versus the Saigon Fantastic Five. At sinong makakasama ko, abangan nyo rin mamaya. Again, I am Gigi Sphere and I'm with... I'm MLD Astare. Grabe naman. Astare! Ang mga bigay dito. Good evening sa lahat ng summoners natin. Again, good evening din sa mga GMs natin. And see you later. Mamaya-maya lang, game tayo ulit.